280, 290, 320. Nangyayari kasi sir, utang. So kung di mo ka makakabayad, wala kang pambayad, uutang ka na naman. Di ko na alam. So, 9,900, no? Para ipagkakasya mo to ng ilang araw. Pwede rin hindi. Pwede rin bukas. Yeah, isip pa nga ng iba dyan, pag nakautang ng malaki, nagpapakamatay. Parang sugal, nakikipagsugal ka. Minsan nagtago po ako, wala na po akong magawa. Ika kasi po, makipag-away naman po yun. Ape! Makabaso la peta, kagbaybayad mo. Paraan tayo! Let's go it! Bigyan nila kami ng pansin na konti. Dahil baon na kami sa mga utang, sir eh. Nasa yugto kami ng matinding krisis talaga. Pito sa bawat sampung Pilipino ang may problema sa utang. Pinakamalala ito sa lahat ng mga bansa sa Asia-Pacific region. Paanong mabuhay ang mga may ganitong mabigat na pasan? Marami pa, pwede pa. Umaga hanggang gabi, utang at mga due date ang nasa isip ng tricycle driver na si Tatay Jovinal. Wala akong utang noon. Takot ako sa utang noon eh. Noong time na nadadagdagan anak ko, naging lima, nag-start na akong makapangutang. Kinaya ko naman lahat, sir, kaya lang, itong mga huli na, lumaki. Hanggang sa, hindi ko na talaga kaya sa bayaran. Hindi ko alam kung paano mabayaran. Setensya mo, magkano ang utang mo ngayon? Yun, ang computation ko sir, kasi totally, kinumpute ko na yan, nasa 220 to 230,000. Ilang beses po kayong nagbabayad ng utang sa isang araw? Pinakamababa, apat na beses. Matagal yun bago matapos. Talagang, ewan ko. Yun na lang kung saan ako makarating. So far, magkano lang yung bisa natin? 250. Hindi pala. Araw, ilang pangalangan natin para makabayad? Tapos ang ilang oras ng pamamasada, oras na para sa unang singil kay Tatay Jovinal ngayong araw. Sa kinitang 410 pesos, 200 ang inihulog para sa kanyang utang. Pero bukod dito, 100 piso pa ang itinagdag ni Tatay Jovinal para ipangbayad sa utang ng iba. Bali, itong ina na to, ito yung utang ko na tinatanto ko, hindi siya nagbayad na sinasabi niya walang binigay, hindi ko naman talaga nakita. Sinasakripisyohan ko to. Siya garanto. So wala talaga akong nakitang ina at wala akong dinalang ina. Hindi ko alam kung paano nangyari. So ayoko lang na magkasama kami ng loob kasi pinagkatiwalaan niya ako sa pagkakataon na wala man akong income, pero nagulat lang ako ba't nagkaroon ng ganyang bagay. Sakripisyon ko sarili ko para bayaran itong 6,000. Sabi ko, eh siya garantor nun eh. Sabi ko sa kanya, sige, para hindi ka mahirapan, hulugan mo 100 araw-araw. Pera pa yun sa utang niya? Oo, pera yun. May utang siyang iba. Anong dumaan sa isip mo kung bakit pumayag ka maging guarantor? Gusto ko rin silang matulungan kung ano ang pangangailangan. Yung mga kapitbahay mo? Oo, mga kapitbahay. Kasi una, kilala ko mare, mga ganyan. Hmm. Ayoko naman na minsan lang lalapit sa'yo, sabi, tanggihan mo pa. Ay,
Sa Rosario, Cavite, mahimbing pang natutulog ang iba. Umapalaot na ang mangingisdang si Teddy. 800 piso ang kanilang inutang para sa gasolina at baon magdamag. Kami dalawang magkasama, ako sa ibabaw, siya nasisid, pagkahon, kung ano nandyan, nahuli, naayos ko. Labo. Halos lockout eh. Ito, labo sir. 5 sacks, 1 piraso. Kitang. Ragiti. Yan. Pugita sir, pugita. Yan lang sir. Wala na. Ay, ito, logi. Wala pambili ng bigas. Hindi namin alam kung anong gagawin namin bukas, ipapaliwanag sa may sa tindahan sa inutangan namin. Ang mga utang namin, hindi naman namin mababayaran. Dahil hindi maibenta ang kakaunting huli nila kagabi, ipinang-ulam na lamang ito nila Teddy. Paubos na talaga siya. Pagpunta mo ng pindahan, mangungutang pa. Wala na. Wala, nagdaan pa daw. Sakit ko. Ah, sa'yo. Bukas ko na lang ito bayaran, ha? Paano yan, yung inutang nyo para makapangisda kagabi? Problema na naman yun, sir. Hindi nyo nabawi? Hindi namin nabawi. Paano yung mga utang na kailangan mong bayaran ngayong araw? Ay, pagkikiusapan ko lang, sir. Kaya talagang walang-wala eh. Matagal nang gipit ang mga mangingisda rito. Pero sa nakaraang mga taon, lalo raw humirap ang buhay dahil sa dredging o paghuhukay ng buhangin ng malalaking barko sa laot. Panambak daw ito ng mga reclamation project sa paligid ng Manila Bay. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. At dito lang naman kami naghahanap buhay sa tapat namin dahil ang usapan ng kan namin dito, balwarte-balwarte. Pag lumampas kami, huliin kami. Wala naman kami pambayad. Tuwing lumalabas kayo, nalulugi kayo? Nalulugi. Eh wala naman kami magagawa, sir. Maski anong pilitin namin maghanap buhay. Kung talagang hindi mo makita ang ilalim ng dagat. Eh ngayon, wala talaga, sir. Sa kasalukuyan po, magkano po ang inyong utang? Ngayon, sir, ang mga utang ko nasa megit 50 plus na eh. Pinagawaan ko, sir, nung naunang pasukan ng mga bata, sir. Pinaggastos ko. Nung bagyo, sir, nung nakarang taon, yung natira na pira, naayos ko yung kwan ko, bahay. So, sa isang araw, ilang beses ang kasinisingil? Dalawang beses. Tapos sa isang linggo, may isa pang malaki. Sa isang linggo, mayroon kaming malaki na binulugan. 900 yun. 900. Jin! Nakapagulog ko na kala, sir. Nagulog na ako. Basta sa Miyerkules, ikaw na lang ulit lahat doon. 1-8. Naintindihan mo nang wala kami pambayad. Alam mo naman, wala kami uli. Oo nga. Pero... Pakiusap ka na doon. 1-8 sa sunod na Miyerkules naman. Ikaw naman. Ako naman.
ikaw ang hapon siya. Yung akin, sir, pwede bukas na lang. Kahit dyan. Kahit dyan. Pwede, sir. Yun talaga. Pwede naman bukas, sir. Mama. Eh, pag nagawa ng paraan. Wala talaga, sir. Sir, ha, bukas. Kaya, kung higiusap na, alam, wala kami huli ng gabi. Yan, inulam nga lang namin eh. Patay. Patay. Wala nga bigas eh. May makiusap ka na lang. Oo. Oh, kung makikiusap na ako. Lagpas-lagpas ka na sa... Wala nang pangulo. Lagpas-lagpas ka na sa due date. Kumalik ka na lang mamaya. Oo, oh, mapalik na lang mamaya ha. Okay, salamat. Ba't ka pumayag? Eh, nangawa ako yung lampunan eh. Walang pagkain. Anong pakiramdam ng guarantor? Nasakit, wala pabayad. Pag walang nabayad, ikaw awa ako. Ikaw ang nagbabayad? Abono po talaga. Abono, oo. Para makatulong sa gastusin ng pamilya, ang asawa ni Tatay Jovenal nagtitinda ng pagkain sa bangketa. Kung hindi po kasi kayo nagbebenta, wala po kung may uuwi si tatay talaga. As in, zero po ba talaga yun? Wala po talaga. Talagang ubos lahat nung sa pasada niya, sa utang. Kulang kasi. Kulang pa? Kulang kasi. Oo. Ano po yung sinasabi niyo sa kanya? Yun, sabi ko, hayaan mo na. Sabi ko, kakayanin mo natin yan. Yun, sabi ko sa kanya lang, sir. Parang sa akin siya ko umaano ng lakas ng loob ba, sir? Kasi minsan naiisip niya lang na, hirapan po kayo. Kaya nga sir, minsan sabi niya sa akin, sana daw pagising niya, pag umaga hindi na ako siya magising, yun ang lagi niya sinasabi sa akin. Kaya sabi ko, yan mo, kakayanan din natin yan. Tanghali na. Si Jovenal, may 2,000 pesos na kailangan bayaran maya-maya lamang. Kulang ang kanyang pera. Kaya to the rescue, ang may-ari ng tindahan sa kanto. Timona! Pera muna ng 500 lang panghulog sa Blaze eh. Salamat! Pag gano'n na, ibabalik ko sa ito kagad. Ha? Thank you very much. Bakit niyo po pinapautang si tatay ng kahit mga maliliit na halagang ganap? Tiwala. Kasi magkakaibigan naman kami. Ganun lang. Nagbabayad naman po? Nagbabayad naman. Maayos naman siya magbayad. Hindi niya po tinutubuan yan? Hindi. Pagka sa akin may extra ako, okay lang walang to. Wait! Ba yung mga passbook? Okay na to, kompleto to. Ha? Sumunod ka dito? Sino walang hulog? Marami mang pinagkakautangan, kolektor din pala ng utang si Jovenal sa kanilang komunidad. Bakit ang daming booklet na sa'yo? Ano po to, sir? Parang pinakuha niya ako rin ng tao dito para kahit paano may mga masisingil sila rito. Pagkano yung utang mo sa kanila? 100,000 ang utang ko talaga sa kanila. Huhulugan ko ng 2,000 a day. Kaya lang itong nakaka 10 days pa lang ata ako, medyo kinapos na talaga ako sa dami. So 2,000 a day ng gano'ng katagal? 2 months, 60 days. 60 days. So ang babayaran mo total, 120,000? 120,000 ang total po. Short sa 2,000 si Tatay Jovenal ngayon. Kaya 500 na lang daw muna ang kanyang ibabayad. Yung inutang niya kay Ate Mona. Yung unang hulog ko kasi siyempre medyo kaya pa nung una. 2,000. Yung huli, ayun, nag 1,000 hanggang sa bumaba ng 500 chair. Ganun na tanghali, sir. Ito lang. Maraming kulang, sir. Sabi nga nila, ang mga taong nagigipit, sa patalim kumakapit. Ang ibang nagpapautang dito, napakataas ang ipinapatong na tubo. Ang iba, masyado rin mahigpit. Meron na weekly, nagtutubo. Mga ganun. Pagka wala kang choice, hihiram ka sa kanilang 2,000, tutubo ng 400.
So, pag hindi mo na ibalik sa loob ng isang linggo, tutubo na naman ng 400. 20 na lang. Napasama, 20 na lang daw ang gustong hingin. Matutulog ka, isipin mo utang. 9 or 8 pa lang ng gabi, matutulog ko na utang. Paano na yung bukas ko? Minsan, alauna, alas dos na madaling araw, katulad kanina. Utang na naman nasa isip mo kasi yun talaga naging buhay. Ang inaano ko na lang paano, hanggang kailan matatapos. Kaya, napakahirap, sir. Mahirap lang talaga. Ano yun, sir, kasi sabi ko nga, mahirap lang ako. Tayo, mag-ano po kayo. At least, nagsisikap kayo. Yan niya, sir, eh. Kahit anong pagsikap, eh, ganun pa rin. Sabi ko, hanggang kailan ba to? Batay sa isang survey ng Social Weather Stations kamakailan, 12.9 million na ang mga mahihirap na Pilipino. Kaya, hindi na raw nakapagtataka na maraming Pilipino ang nalulubog at nagiging bihag ng utang. At tayo po ay nagtuturo ng financial literacy. Ayon sa financial professional na si Vince Rapisura, hindi lahat ng utang masama. Double-edged sword yung tawag sa utang. No? Pwede kanyang payamanin kung tama ang gamit mo or hihirap yung buhay mo, yung tinatawag na debt trap, di ba? Habang buhay ka na lang may utang. 5 days ka na na ospital, yung anak niyo po. So, per se, hindi naman siya masama. Ang masama doon ay kapag ikaw ay nalubog na sa utang at hindi mo na matustusan yung mga pangangailangan mo hanggat hindi ka nangungutang. Lalo na sa mga low-income households, marami ang kumbaga nalululong sa utang o utang yung unang tinatakbuhan kapag may mga problema sa buhay dahil una, kulang yung social safety nets na binibigay ng gobyerno. So for example, tinamaan silang ng bagyo, wala silang makain, mangungutang sila. Pero hindi lang ang pinakamahihirap ang nalulubog sa utang. Kamusta ka na? Hindi talaga okay. Maraming problema ang kinoconsider pa eh. Nagsimula raw lumala ang problema ni Deo sa pera nang ma-hospital siya noong 2021. Na-COVID ako. Noong nagkaroon ako ng severe pneumonia. Malaki yung naging bill ko, 1.1 million. Wow. Private hospital. During that time kasi wala nang tumatanggap sa aking hospital. Paano mo yun binabayaran? Hulugan? Hulugan. Unti-unti. Ang mahal magkasakit, ano? Dito sa Pilipinas. Mahal. Lalo kapag wala kang insurance. Sobra mahal dahil kahit saan ako, konting kibot lang. Mahina na yung 5,000. Check-up, gamot. Ang masaklap, nawalan pa siya ng trabaho kamakailan. Ayan, ito. Ito yung... Yung huling sinahod ko, 9 days lang kasi. Final paycheck. Final paycheck ko. So, 9,900, no? Oo. Para ipagkakasya mo to ng ilang araw? Ilang araw, syempre, bigay pa sa pamilya. Oo. Nakasakit din kasi yung anak ko eh. Tapos, bayarin ko pa sa kuryente rito, saka sa tubig. Magkano na lang natitira? Ngayon? Honestly, pakita ko sa phone ko siguro. 3,000 na lang. 3,000 na lang? 3,000 na lang. Kaya medyo nagra-rush ako na makahanap ng trabaho kahit dito lang muna. Ang hirap humiram. Lalo sa sitwasyon ngayon na syempre pandemic nandiyan pa rin. Yung assurance ng mga tao na babalik ba yan o hindi. Mahirap. Ano na nakakaramdam ka ng hiya? Hiya. Sobrang hiya. Yung hiya ko at saka yung kapal na mukha ko, pinagsasabay ko. Lahat ng pangakong kailangan mo, sasabihin mo. Lahat nung minsan sumbat na nga eh. Okay lang ba sa'yo yun? Na naging ganyan kang tao? Nabago ako dahil doon? Oo. Oo, kailangan eh. Dahil sa pangangailangan, nasubukan na rin daw ni Deo na umutang sa mga tinatawag na online lending applications o OLA. Yun nga lang, sobrang agresibo raw maningil ng ilan sa mga ito. At hindi lamang ikaw ang kukulitin, kundi ang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala sa iyong phonebook. Nagkakaroon kasi sila ng access sa impormasyong ito oras na ma-install ang app.
ipapahiya ka nila. Ipapahiya ka nila hanggat di mo nababayaran. At obligahin nila yung lahat ng nasa phone book mo na magbayad ng utang para sa'yo. Ito, galing to sa kaibigan ko. Ang message niya is, ikaw bayaran mo itong utang ni Rodeo Aro Natividad. Complete name. At yung number ko nandiyan pa. Kung ayaw mong pati pamilya mo ay ipapatay ko, sabi niya nga, ikaw magbayad nito. Magkano ba yung sinisingil nila para magbanta sila ng ganyang katigil? Kung isang online app lang to, nasa 2,000 pesos lang to. Sa halagang 2,000, ganyan sila mag- ganyan sila mag-message. Mangharas, grabe. Sa nakalipas na mga taon, parami ng parami ang mga nagiging biktima ng mga agresibong online lending company. Kamay lang sa batok, kamay lang sa batok. Sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2023, 46 na reklamo na ang natanggap ng National Bureau of Investigation kumpara sa lagpas 100 lang sa buong 2021 at 2022. Ganyan yung script at tinatawag natin yan, script, yan yun. Parang ano lang yan, sir, panako. The issue, yung mode of collection nila, I think doon tayo nagkakaroon ng problema kasi marami nangyayari. You know, harassment, intimidation, threatening remarks, etc. Sir, bukod po doon sa harassment, ang isang nangyayari kapag ginagamit yung app, nagkaka-access doon sa contact details ng mga nasa phone book nung nangungutang. Okay din ba yun? Definitely, they're not allowed without the consent ng owner ng device. Kahit na mag-i-allow mo sila, yung individual apps, to access your contact details sa phone mo, hindi mo naman sila ina-allow na gamitin yung mga contacts na yon. Kaya meron pa rin violation doon sa Cybercrime Prevention Act, doon sa illegal access. Ayon sa Securities and Exchange Commission, sa 124 na rehistradong OLA noong katapusan ng 2021, 33 na ang kanilang tinanggal online. Sa Nueva Ecija, malaking sugal uli ang tinayaan ni Tatay Alberto. Ilang ektarya ng lupa ang kanyang inupahan upang magtanim ng sibuyas. Anong dumadaan sa isip mo tuwing nagka-harvest kayo ng sibuyas? Sana gumanda yung ani at saka gumanda yung presyo. Yun ang pansa sibuyas. Parang pandi. Sa palaran din. Oo. Mahirap po. Kalaban sa sibuyas yung ulan at saka sa mga insekto. Tulad ng harabas, yun ang mga kalaban namin. Pag nasira kasi, siyempre hindi na kami makakabawi. Kailangang mangutang ng puhunan ni Tatay Alberto tuwing panahon ng taniman. Ano yung mga gastos mo? Buto ng sibuyas, pataba. Pataba. Tapos, fungicide, saka insecticide. Yun ang mga gastosin namin. Tsaka yung upa sa lupa. Upa sa lupa. Lahat yun, utang yun? Oo, utang lahat yun. Pabayaran namin yun. Unti-unti. Kasalukuyan, magkano na yung utang mo sa co-op? Nasa, kung na siguro, umikit ko mo lang sa 700. 700,000? Sana. Paano umabot ng 700,000 yung utang mo dito sa co-op? Yung punlani namin na 14 na... May isa, itara yun, sir. Sana ang tatam na nung kailang nasira. Sa panahong ginto ang presyo ng sibuyas, iisiping yumama na ang mga nagtatanim nito. Pero sabi ni Tatay Alberto, baka kabaliktaran pa ang mangyari. Hindi kami nakinabang nun. Bakit hindi? Nakuha na sa amin yung sibuyas ng 22 pesos dahil kinuha na sa storage yun. Ngayon, nung nilabas nila sa storage, mahal na. Pero hindi namin nakuha yun. Nabili na nila sa amin yung mga sibuyas. So, sino nakinabang dun? Yung mga... mga negosyante. Sa kabila ng mahalagang papel na ginagampanan, ang mga magsasaka at mangingisda ang ilan sa pinakamahirap na sektor sa lipunan.
Kaya ang pagsisibuyas talaga mahirap. Nakikipagsugal ka. Isipan ng iba dyan, pag nakautang ng malaki, nagpapakamatay. May isipan ng ganun dahil nga siyempre hindi makabayad ng utang. Pero lalo pang mahirap ang sitwasyon para sa mga magsasakang walang sariling lupang sinasaka, yung mga tinatawag na manggagawang bukid. 2 linggo nang hindi nababayaran ni Nanay Imelda ang hulog sa pinagkakautangang kumpanya at due date uli nila ngayong araw. Namamasukan muna si Nanay Imelda dahil hindi pa panahon ng ani at wala pang kita sa kanilang palayan. Pero kahit araw-araw tumatanggap ng labada ng mga kapitbahay, kulang raw talaga ang kanilang kinikita ngayon. Magkano na po ang utang mo ngayon? 30 plus po. Pero wala po, ay pati interest na po yun. Yung nga po nagkalamidad po yung binagyo po yung mga palay. Kaya hindi po kami masyadong kumita sa ani. Lumalaki po ang utang ninyo? Opo. Ito lang po naman sir, hindi kami nakabayad. Tapos kumapit po ako sa patalim, doon sa lending po. Ano po ang pakiramdam niyo na, yun nga, nagkanda utang-utang na kayo? Hindi pa kami makatulog, sir. Tapos hindi po ako kumakain. Wala pong gana. Lumulutang po yung isip ko, sir. Pero sabi po ng asawa ko, pag yun po, nagtutulungan po kami, naghahanap kung meron. Nasayog po kami ng matinding krisis talaga. Talagang nabubuhay kami doon sa mula sa pangungutang dahil wala naman na akong sariling sinasaka. Ano po nangyari sa lupang yun? Palaki ng salanda hanggang tuluyan ang naibinta. Halos lahat ng mga anak ng mga magsasaka na napamanaan, halos mas malaking porsyento na po yung naibinta, naisanla yung kanilang mga lupa. Ngayon, nabubuhay na lang si Tatay Juanito sa pakikisaka sa lupa ng iba. 10% lang ang kanyang nakukuha sa bawat anihan. Dahil na rin sa kalamidad, noong huling ani, 8,300 pesos lang ang kanyang kinita. Na yung kanino bahay po ito? Sa anak ko po. Sa anak ninyo? Na ano pong trabaho? Noon po nag-Saudi po siya, sir. Kaya nakaipon ako. Kaya nakaipon po. Ang ginagawa namin, kung may maiipon yung anak ko, yung natatrabaho, may pamilya naman, nagbibigay naman po kahit konti. Pero hindi pa po sapat. Kinahapunan, sumapit na ang pinangangambahang due date nila Nanay Imelda. Hello, sir! Ang hirap naman kasi dito kasi. Wait ka dito, sir! Ang hirap naman kasi maghanap ngayon. Dumadami yung cargo mo. Sa Biyernes na ulit, sabi ko. Hindi pwedeng Biyernes yan. Last week pa yung usapan natin yan. Sumapit na ang pinangangambahang due date nila Nanay Imelda. Hello, sir! Ang hirap naman kasi dito kasi. Wait ka dito, sir! Ang hirap naman kasi maghanap ngayon. Sino yung nasa iyo ngayon na pababayaran mo ngayon? Ala, wala pa, sir. Sinabi ko naman kay sir na sa Biyernes na ulit, sabi ko. Hindi pwedeng Biyernes po yan. Last week pa yung usapan natin yan. Diba? Ayun nga, sir. Gumagawa naman kami ng paraan. Nung nagpunta na doon si sir. Laguna, sabi nung araw na singilan, nagpunta ka ng Laguna? Hindi Laguna, sir. Pampanga. Talaga nagpunta ako, sir. Ayun nga, nakikiusap kami sa Nanay, hindi ko pwede ipakiusap ko yun dahil yung nga po yung patakaran ng kumpanya ho namin. Di ho ba kayo nakinig na nag-alis ho kayo? Yun nga, pinaliwanag sa amin, sir. Bakit pwede po yung pinipilit yung sariling gusto ko ninyo ngayon? Hindi na pwedeng baguhin ninyo. Ayun nga, gawat nga, sir. Ay, hindi pwedeng gawat. Ang hirap nga naman mag-ano ng pera.
Nanay, hindi ho ganyan yung... Kung sa susunod na natin. Magulog na kami. Diyos ko po. Isang linggo na ho na yung kanatin. No, bagay lang nga takwarta ng inutang kanya yun, nanay. Shock na nakalak pa kitong tungan. So, orient na kayo. Pagpipirmaan na kayo bago kayo release. Tanong maintindihan nyo. Tandaw pinirmaan. Ampi! Makabasula pa ita. Kagbaybayad mo. Sugarod. Ah, madi maatang no, patakaran yun ah. Ay, ayusin mo. May isang linggo lang, sir. Ampi, ang kakaso pa ita nga kunayaw. Madi maata, sir. Tapos, advance payment mo yung ginamit yun. Madi mga gasta nga, ipagam ah. Pasang na siya tatong nanay ko na kanya. Nung umabot na 70 weeks. Lipasan mo yata, sir. Bago pa lumala ang sitwasyon, nagpa siya na muna kaming bayaran ang utang ni Nanay Imelda para sa linggong iyon. Sige, Nay, anong babayaran natin? Ayan lang, ma'am. Ito na. Oo. 1,280 lang, ma'am. Para hindi na rin magpabalik-balik si sir. Sige po. Yun na po yan. Nakakahiya naman po. Yun lang po. Okay lang po. Madalas, naiipit lamang ang pinakamahihirap sa sitwasyong hindi naman nila pinipili. Kaya dapat, pairalin daw yung tinatawag na ethical financing. So, yung ethical finance, ang tinitignan talaga nito ay nauuna yung kapakanan ng tao kesa sa kikitain mo. No? So, people above profit. For example, ang mga magsasaka, no? Mangungutang sila sa rural banks o kooperatiba o sa lending companies. Tinamaan sila ng bagyo. Mm. Okay? Ang mangyayari dyan, usually, ay i-restructure yung kanilang loan. Ipagpapaliban yung maturity, no? Tatagal yung loan, kumbaga. Pero, sa panahon na itinagal nun, ay tatakbo pa rin yung interest. At kadalasan, may penalties pa rin. Pero kung susumahit mo, kasalanan ba nung magsasaka na siya ay nabagyo o na peste o kung na flood, no, na nabaha? Hindi naman, di ba? Parang kumikita ka at yayaman ka dahil sa paghihirap ng iba. So, hindi rin namin ginagawa yon. Yan yung client rating system natin, no? Late payments, class A, 0. Pina-practice namin siya by choice kasi walang batas na nagsasabi na ganyan ang gagawin. So maganda sana kung mayroong guidelines na ibibigay yung gobyerno, no, towards that. Dating may tinatawag na usury law ang bansa na ipinagbabawal ang pagpataw ng labis na interes sa mga utang. 1916 ito isinabatas at itinakda ang maximum interest rate sa 6-14% kada taon. Yun nga lang, sinuspindi ito noong 1982. Para daw ito bigyan ng kalayaan ang mga pribadong individual at grupo na bumuo at pumasok sa anumang kasunduan. Hindi ibig sabihin naman na sky's the limit, no? Diyan ngayon ho papasok ang korte na para i-mitigate ho yung ganung kataas or unconscionable interest rates. Ang mali ho kasi gito, may karapatan ang nagpautang. Pero may karapatan din naman ang mga nangutang. Pag ho, very unconscionable, oppressive, yung bang shocking to the senses na yung interest rate, pwede ho nang babaan ng korte po yun. Isang protesta sa dagat ang ikinasa ng mga mangingisda sa Rosario, Cavite dahil sa patuloy umanong pinsalang idinudulot ng dredging sa kanilang pangisdaan. Mama dito, si Teddy. Trading sa Manila Bay! Ipatili! Importante talaga yung magkasama-sama kami rito. Makikita siguro naman sa media na ganun ang panawagan namin. Para hindi kami mangutang. Oh, baon na ako sa utang dahil wala naman. Sana akong kuha ng pangkain at wala naman akong nauli. Salamat. Kamusta ang buhay niyo ngayon, Nay? Sa hirap nitong pangingisda? Sobra talaga, sir. Hirap? Sobra. Mula nung may barko dyan, hindi na magkasya sa maghapon yung kinikita nila. Hindi.
hindi talaga. Minsan, ang mga anak ko, hindi nakakapasok kasi walang almusal. Kailangan mag-absent muna kasi wala eh. Nasabay pa sa pagtaas ng presyo, no? Ang bilihin. Dati may bigas pa na tag 40, ngayon wala na. Nagkanda, utang-utang kami dahil dyan. Mangungutang para ibayad sa utang. Tapos kung darating na naman yung isang due date, mangungutang, ibabayad naman dun sa nag-due date. Ganun, hirap. Bakit nga ba tila hindi makaahon-ahon sa kumunoy ng utang at kahirapan ang marami nating kababayan? Sintomas daw ito ng mas malalim na problema sa ating ekonomiya. Sa napakahabang panahon, hindi talaga nakapaglikha ng sapat na trabaho yung ekonomiya ng Pilipinas. So ano nangyari nga ngayon? Ano nilang pinapasukan na hanap buhay para merong kitain para sa kanilang pamilya? Sa tingin nyo ba paano tutugunan yun? Habang ngayon nakulang-kulang nakita ng mga pamilya, kailangan magbigay ng ayuda. Walang ibang pwede gawin na pagbibigay ng kagyat na ginhawa, pwede magbigay ng ayuda. Pero ikalawa, kung hindi masapol na may problema doon sa pagpapatapon ng ekonomiya, kung hindi masapol na kailangan talaga protektahan, suportahan ang lokal na industriya, mga maliliit na magasaka, mga isda, itong problema na kulang ang trabaho sa Pilipinas, kulang ang kita ng bawat pamilyang Pilipino, hindi siya masusolusyonan. Nitong Marso, inanunsyo ng gobyerno ang planong pamimigay ng 1,000 pesos na ayuda sa 9.3 milyon na pamilya. Para daw ito sa mga pinaka-apektado ng mataas na presyo ng bilihin at mga serbisyo. Pero ang solidanin sa utang ng iba nating kababayan, kung tutuusin, ramdam din ng buong bansa. Nitong Pebrero, umabot na sa 13.4 trillion pesos ang pambansang utang o national debt ng Pilipinas. Kung ipapataw sa bawat Pilipino, katumbas yan ng nasa 117,600 pesos kada tao. Wala naman necessarily masama sa pag-uutang. Ang tanong lang doon, paano siya ginagastos at sino magbabayad ng utang? So sa pangkalahatan, kung yung utang ay ginagamit sa tama, para palakasin ang lokal na ekonomiya, para bigyan ng sapat na edukasyon, kalusugan, pabahay mga Pilipino, para magbigay ng ayuda sa panahon ng kagipitan, okay lang ganong klaseng utang. Yung nangyayaring natatrap sa utang yung mga karaniwang Pilipino kasi may utang sa kaliwa, utang sa kanan para bayaran yung sa kaliwa. Parang nagiging cycle lang siya. Ganun din ba yung nangyayari sa Pilipinas? Actually, maganda nga yung analogy yun eh. Yung karaniwang pamilyang Pilipino, kaya tuloy-tuloy yung pag-uutang niya kasi kulang ang kita niya. Ganun din actually ekonomiya at ang gobyerno. Tuloy-tuloy kung utang, kundi mo pinapalakas yung kayana mo maglikha ng kita. Sinubukan naming makapanayam ang mga miyembro ng economic team ng pamahalaan, ngunit hindi pa sila sumasagot sa amin. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng administrasyon ang 7.6% GDP growth o paglago ng ekonomiya noong 2022 na pinakamalaki raw sa loob ng apat na dekada. Sa panahon ng krisis dahil tila walang ibang maaasahan, lakas ng loob at diskarte ang pinaiiral na mga kailangang mangutang. Sanay na rin yung mga magsasaka sa kwan, sir, sa lugi. Ito mo, kahit lugi sila taon-taon, andyan pa rin sila. Sasabihin nila, ayaw na namin magsibuyas. Lagi na lang naririnig mo, ayaw na magsibuyas. Pero ayun pa rin sila. Nagbabaka sakali pa rin silang magsibuyas. Baka tumama. Para hindi malugi sa murang bilis sa kanila ng sibuyas ng mga trader, nagbebenta rin sila Alberto sa gilid ng kalsada. Mag-25.
Magkano ang benta nyo ngayong araw? 3.5, sir, ang benta namin ngayon. Sa 3.5? May kung 500 na rin kami ron. Ano na yun? Malinis na yun. Malinis na yun? Oo. May nabigyan na rin yung mga kasama? Oo, yung mga kasama namin. Oo. Yung mga nagtrabaho. Oo. Pasok na ko na rin. So yung 500 na yun, kailangan bahagi nun ay gastusin ninyo bilang oo pamilya. Yung bahagi nun, yun yung kailangan mong ipunin. O ipunin na pambayad din sa ano, dun sa utang sa utang sa koom. Pag ang benta mo nasa ganitong halaga lang mga 3.5, nag-aalala ka na niyan. Oo, nag-aalala na rin. Siyempre kung matatagdag ka pa yung gastos, di ala na. Si Tatay Jovinal patuloy rin kumakayod sa lansangan. Umaasang madadagdagan pa ng konti ang kanyang kita. Di ba may babayaran kayo tapos ngayon? Magkano yung target nyo? 250 pa. 250 pa? Mamasada pa kayo? Wala na kami makasakay doon, makapagsakay doon, isa na lang siguro. Yun nga lang, kapos pa rin talaga ang kanyang pera sa kailangang hulugan ngayong gabi. Okay muna, kasi wala akong panghulog ngayon. Ang gagawin ka? Di ba na? Bukas na tayo maghulog, tala kinita ko yun. Pwede ba to? Okay lang? Bumbukas, okay lang ba? Sige ha? Na, pwede na. Sige. Hindi, makiusap na lang ako. Salamat ha? Pag-usapan ko na lang. Sige. Hindi ka man pwede mang-away dahil hindi rin naman maganda yon. Kasi pera na babayaran. Yung kahiyan ng tao, hindi mo kayang bayaran yon. Yung pakikisama, natural lang yun eh. Kahit na minsan, inis na inis ka na, wala ka magagawa. Okay naman siya magbayad, gamagawan siya ng paraan. Pag ikaw kasi ng utang, siyempre, sir, isipin mo, makapagbayad ka talaga. Maaari talaga ibalik ko yun. Kasi pinagkatiwalaan niya ako, ganun din sana. Ibalik yung tiwala na ginawa sa'yo. So yung utang niyo po, pag ganyan, unti-unti niyo nang binabayaran? Oo, unti-unti namin binabayaran. Kahit hindi pa due date? Oo, para pagdating ng due date na niya, magaan na lang. Oo. Kunti na lang yung mababayaran. Ano po pakiramdam na ganito kapag nakapagbabayad ng utang? O at least nababawasan yung utang? At least, sir, na medyo gumagaan ang pakiramdam. Nababawasan ko pa unti-unti yung pinuha ko. Tingnan ko yung karagatan kung nag-iisipan ko kung mamamalakaya na naman ako. Kaya gagawin ko na lang, sir. Try na lang try habang hindi pa kami nabibigyan nila ng pansin. Ang utang ko, hindi ko kinahiya. At least, kato paano ginagapang kong bayaran. Matigas ang ulo talaga ng Pilipino. Hindi sumusuko yan. Hanggat hindi na nadadapa. Sige, bira. Yeah, nadadapa nga palagi. Pero bangon uli yan.